Sa gitna na naman ng kontrobersya ngayon ng TV host comedian na si Super Tekla, matapos ireklamo ng nagpakilalang live-in partner niya, ay nagpa-interview ito sa programa ni Raffy Tulfo kahapon, para isumbong ang mga pinagagawa umano sa kanya, ni Romeo Librada, o mas kilala sa tawag na Super Tekla. Inakusahan nga nito ang komedyante ng pang-aabuso at pagpapaboya sa kanya at sa kanilang anak. Pinipilit din daw siya nitong makipagtalik kahit masama ang pakiramdam niya. At ito ang kanyang naging pahayag, masama po ang pakiramdam ko, kada hapon po nilalagnat ako. At ang bigat po ng ulo ko. Hindi niya po maintindihan, hindi niya po marespeto yung ganong kondisyon ko po. Kasi pina-injectionan niya po ako ng family planning, kasi hindi niya po mapigilan ang sarili niya. Gusto niya po ako galawin, para daw safety. Ngayon po, ang epekto, sumama po pakiramdam ko. Nilalagnat ako kapag hapon, pero gusto niya pa rin kung ganon, gawin po yung ganon. Dagdag pa niya, at kapag maayaw daw siya sa kagustuhan ni Tekla, hindi raw siya bibigyan ng perang panggastos pati na raw pambili ng pagkain para sa kanilang anak. Sabi pa niya, mumurahin niya po ako, hindi na po siya kikibo, hindi po siya bibili ng pagkain kahit nagugutom na yung mga pamangkin ko na nandito. Nagmamakaawa na ako sa kanya, na bumili na siya ng pagkain, tapos, sasabihin niya, eh bakit? Di ba ayaw mo? Ganito, ganyan. Tapos aalis siya, pupunta po siya kay Danita Nose. Magbablog po sila, o kaya maglo-live. Minsan po isang beses, katabi ko yung pamangkin ko naglalaro sa cellphone. Naawa po ako, nagtakip na lang po siya ng kumot. Wala po akong magawa eh. Kailangan ko magpadala sa mga pamangkin ko. Kahit po masama ang pakiramdam ko. Mabigat nga ang mga paratang ng kinakasama ni Tekla na si Michelle sa programa ni Raffy Tulfo, na ikinashock ng mga nanonood sa kanya. Ngunit dumapensa nga ang malapit na kaibigan ni Tekla na si Danita Nose, laban kay Michelle, at nagpa-interview rin ito kay Raffy Tulfo upang pabulaanan ang mga akusasyon. Ayon pa kay Danita Nose, mahal na mahal daw ni Tekla ang live-in partner nitong si Michelle, kaya kahit marami itong problemang dinadala sa kanya, ay hindi niya ito iniiwan. At planado raw ang pagbibideo para raw ireklamo sa programa ni Raffy Tulfo. Alam kong mayroon siyang mali, pero, alam kong mayroon ding mga tamang ginawa si Tekla. Huminto siya sa bisyo niya, hindi na siya nagda-drugs. Hindi naman siya mahiwalayan ni Tekla noon, dahil yung babaeng ito, ayaw din naman makipaghiwalay, dahil nga yung bisyo nila pareho, nagagawa nila ng magkasama. Kapag nasa akin si Tekla, nakikinig siya, pero kapag nagdi-text na si Michelle, hindi na siya makatanggi. Mariin din pinabulaanan ang sinabi ni Michelle na pinababayaan sila ni Tekla. Sa katunayan, ang komedyante na ang ama ko sa pangangailangan ng pamilya nito. Bukod sa pagbabayad ng upo ng bahay ng magulang at kapatid, si Tekla rin ang nagpapaaral sa mga pamangkin ni Michelle. Samantala, nagsalita na rin ang manager ni Tekla na si Rose Candy tungkol sa kontrobersya, at sinabi nga nito, na planted ang video ng pag-aaway ni Michelle at ng komedyante para palabasing napakasamang tao ni Tekla. Hindi nga raw niya akalain, na gagawin sa kanya ito, ng taong minahal niya for 6 years. Dagdag pa niya, ilang beses ko nang sinabihan, nahiwalayan na niya yung babaeng yan, kasi walang maitutulong sa kanya na mabuti, pero di niya ako pinakinggan, dahil mahal na mahal niya yung babae na yan, at mahal niya ang pamilya ni Michelle. At tanong pa niya kay Michelle, minahal mo nga ba si Tekla? Sabi pa niya, inaatake raw ngayon ng matinding depresyon si Tekla dahil sa nangyayari. Sa totoo lang po, nung kausap ko siya kagabi, tinanong ko lahat ng akusasyon ni Michelle, at sabi ni Tekla, Mami kilala mo ako, maaaring may pagkukulang ako sa inyo, sa ugali ko, pero ang respeto ko kay Michelle ganun-ganun na lang, kasi ganun ko siya kamahal. At kasabay nga nito, ay itinanggi rin ni Tekla ang mga paratang ng kanyang partner na si Michelle. At inilabas niya ang kanyang pahayag sa social media at sinabing, hindi totoo yan. Ako nasa tamang katinoan pa naman ako, hindi ko magagawa yan Michelle utang na loob. Binabato mo ako ng isyo na pinipilit kita sa ganyang bagay. Usapin natin Michelle yan, usapin ng pamilya yan. Isang napakasensitibong usapin yan Michelle. Sana man lang nag-iisip ka. Pinag-iisipan mo kung ano ang maaapektuhan. Kaya ano